Pastor Lindo, can you open us in prayer? Dakilang Diyos, maraming makapangyarihan. Lumalapit sa inyo sa gawain sa mga ito. At aming nalayanan ang iyong banal na Espiritu na siya mas aming sa aming gawain ng Diyos, sa aming pag-aaralan o anumang bagay na aming ayan sa gawin. Natawatot na kiyang kahapon, ipanagyandam, manipod ikirugina, aging gana iti pangaduan na tinaramit ni katigalipon mo ako nga iso nga nagtignayam iso nga nagtimkan tapno maidanon iti mensahe para ibigyag iti mungal maysa. Kagdawatan niya ako kami nga iti banay kaya maysa nga balikas at maitalimon da iti biyag iti bawat maysa na iti sasaon kat maikitipit na iti puso ako na iti kakangan. Tapos anang kami nga manggagal kan mangyay iti bawat may salang palin nga ungaron ng bigat. Ang palin ako nga doctrine nga patid iti biyang iti bawat may salang. Dawatan niya ako, iti panamindisyon mo kanag iti lapayan, kanag iti matakan, kanag iti suhami. Dawatan niya ako, yan tangay, iti maramat ako kat may salang nga banag o Diyos. Dawatan niya ka, iti ba nagyadam tapos iti koneksyon ako kan awang tali iti tumawag ng problema yes. Iti malpas na ito ina aramidin ni kasikali iti ba itaya o kanta. Bato niya amin na ito ay may ka po itinagan ni Jesus. Amen! Amen! Amen. So, syempre, kilala naman na natin si Pastor PJ. Hindi na bago sa atin. And, Pastor, we just want to thank you na nandito po kayo with us tonight. And I'm giving the rest of the time for the word. Hey, Pastor PJ. Alright. Pwede bang kumaway muna yung bawat isa? O mag-hi muna. Hi, everyone. Yeah. Just so I could know na naririnig nyo ako. Okay, may audio natin? Wala bang any interference? Clear ba yung audio? Okay. So what I am going to share to all of you tonight, actually preaching ko ito nung two Sundays ago dun sa church sa may Dasal, Pangasinan. And I believe this is also relevant, timely ito sa ating mga pinagdadaanan ngayon as we all are still going through this pandemic, through this dito sa COVID-19 na virus na ito. I believe this word, the word of God, ay timely or relevant para sa ating lahat. Now, if you have your Bible, please open it with me into the book of John chapter 11. Wait, I will be sharing a screen para meron tayo pa. Okay. Nakita niyo ba yung slide? Can you see the slide? Yes po, Pastor. Okay. Now, if you have your Bible, please open it with me to the book of John chapter 11. And ang gawin natin, let's go through the whole story of John chapter 11. So that is from verse 1 to verse 44. Pero syempre, hindi na natin babasahin kasi masyadong mahaba yan. But what I want you to do right now is go to John chapter 11, verse 35. Basahin natin yung life verse ko. John chapter 11, 35. In John chapter 11, verse 35, it says, Jesus wept. O sa Tagalog, tumangis si Jesus. Alright. Jesus wept. Now, let me begin our message tonight with a thought, sa isang kaisipan that we should never doubt God's providence. Hindi tayo dapat magdalawang isip, mag-alala
sa pag-iingat ng Diyos. Kasi like right now, dahil ang dami nating pinagdadaanan, ang dami nating kinakaharap in everyday, when doubt and unbelief saturate our minds and our hearts, or kapag dumadaan tayo sa mga difficult situation, minsan parang pakiramdam natin parang walang ginagawa ang Panginoon. Like not too long ago, may isang kabataan na nagtanong sa akin, nag-message sa akin, private message. Sabi niya, Pastor, bakit parang walang ginagawa si Lord sa nangyayari sa atin ngayon? Nagpe-pray naman tayo, nagpe-pray naman ang mga Christians. Pero bakit parang walang ginagawa ang Panginoon sa time na ito? At ito rin yung sinagot ko sa kanya, that we should never doubt God's providence. And if you believe tonight, kung naniniwala ka ngayong gabi na mahal ka ng Panginoon, if you believe tonight that Jesus loves you, we should never doubt His providence over us. When you say providence, pag sinabi mong providence, it is the protective care of God. Ito yung pag-iingat sa atin ng ating Diyos, pag-iingat sa atin ng ating Ama sa Langit. Again, if you believe that God loves you, if you believe that Jesus loves you, we should never doubt His providence. We should never doubt His protective care for us. And another thought, I want you to be reminded tonight that the ways of God is always higher than our ways. It is biblical. Sinabi naman sa Bible yon, na yung pamamaraan ng Diyos ay higit na mas mataas kaysa sa pamamaraan natin. Yung gusto mangyari ng Diyos ay higit na mas maganda, mas malaki, mas malakas kaysa sa nais nating mangyari. And we should be reminded of that from time to time. Also, I want you to remember this thought. Okay, yan sabi ko, we should never doubt God's providence. And also this thought, I want you to remember this tonight, that our timeline is not God's timeline, but His timeline must be ours. Ibig kong sabihin, yung nais na mangyari ng Panginoon sa oras, sa araw, ay nais niyang mangyari yon. Hindi tayo pwedeng makialam doon, hindi natin pwedeng sirain yon. Yung oras, kasi the thing with us, if you're getting me tonight, the thing with us, when we pray, binibigyan natin ng timeline si Lord. Kapag meron tayong pangangailangan, kapag meron tayong gustong mangyari, mahinihingi tayo kay Lord, minsan binibigyan natin siya ng timeline. Parang sinasabi natin, Panginoon, next month, dapat meron ng ganito, Panginoon. Kasi baka wala na kaming kainin, baka wala na kaming pambayad ng kuryente. Sometimes, yung timeline natin, ini-insist natin kay Lord. But I want you to be reminded tonight that our timeline is not His timeline, but His timeline should be ours. Again, our timeline is not the Lord's timeline, pero yung timeline niya dapat sa atin. Okay, so let's go to John chapter 11. Punta na tayo dun sa ating chapter ngayon. Nandiyan pa ba kayo? Pwede ba mag-thumbs up kung naririnig niyo pa ako? Alright. Now, in John chapter 11, if you are going to look to your Bible right now, ang sabi doon, that Lazarus, the brother of Mary and Martha from Bethany, was sick. Itong story na to, this is very familiar. Christian ka man, Catholic ka man, we all know this story. Alam natin itong story na ito. Kasi ito yung story na kung saan binuhay ni Jesus yung kanyang matalik na kaibigan na si Lazarus. Now, from verse 1 to verse 44, we are going to go through the story. Pero ang starting yan, ang sabi, Lazarus, the brother of Mary and Martha from Bethany, was sick. Now, itong si Martha and si Mary, nagpadala sila ng message sa Panginoong Jesus at ang sabi nila, Lord, your dear friend is very sick. Ang tinutukoy nila doon si Lazarus. But when Jesus heard of this, nung narinig ng Panginoong Jesus na ang kanyang kaibigan, nung na-receive niya na yung message na yung kanyang kaibigan ay may sakit o nasa bingit ng kamatayan, ang tugon ng Panginoong Jesus sa kanila ay, Lazarus' sickness will not end in death. Yung sakit ni Lazarus ay hindi magtatapos sa kamatayan. No, ang sabi ng Panginoong Jesus.
It happened for the glory of God, so that the Son of God will receive glory from this. And it says there, ang sabi dun sa ating Bible, that though these siblings, mahal ng Panginoon, itong magkakapatid na ito, he stayed there where he was for 2 more days. Now, I want you to remember kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus. Ang pinadalang message ni Mary and ni Martha, Lord, your dear friend is very sick. Pero anong tugon ng Panginoong Hesus? The sickness of Lazarus will not end to death. Tandaan nyo yun, ha? Remember this tonight. The sickness of Lazarus will not end in death. It happened for the glory of God, so that the Son of God will receive from this glory from this. At nung narinig niya itong balita na ito, hindi pa agad umalis ang Panginoong Hesus. Hindi pa agad siya nagpunta sa Bethany. Nagstay pa siya kung nasaan siya sa lugar na yon. Now, I want you to pause for a while and I want you to think of this. Kapag meron kang isang mahal sa buhay, nalaman mo, narinig mo na may sakit o nasa bingit ng kamatayan, ano yung magiging responde mo? Ano yung magiging reaction mo? Response mo? Siyempre, di ba mag-aalala ka? Merong urgent feeling agad na, teka lang, lalo kung nasa malayong lugar, gusto mo agad na puntahan yung tao na yun. Gusto mo agad puntahan yung kamag-anak na yun. Now, si Jesus, dear friend niya si Lazarus, si Mary, and si Martha. Itong magkakapatid na ito ay talagang mahal niya. Pero nung nalaman niya na may sakit si Lazarus, imbis na puntahan niya agad, nagstay pa si Jesus kung nasaan siya for 2 days, 2 araw pa. Now, after 2 days, kung saan nag-stay si Jesus, he finally decided to go to Bethany. So, after 2 days of staying there, nag-decide siya na pumunta sa Bethany. But there was an objection. May mga nag-object. Yung mga disipulo niya ang sabi, Rabbi, only a few days ago, the people in Judea were trying to stone you. Are you going there again? Ang sabi ng mga disipulo niya, Panginoon, or aming master, Rabbi, babalik ulit tayo doon sa Judea. Eh, di ba nung nakaraan lang nais kang patayin ng mga tao doon? Now, I want you to understand this. In John chapter 10, bago mag-John chapter 11, bago dun sa sickness, death, and resurrection ni Lazarus, in John chapter 10, I want you to understand this. Si Jesus was in the feast of Jerusalem. He was in Jerusalem for the feast of the dedication. Nandun siya. And habang nandun siya, nandun si Jesus, he was accused of blasphemy because his claims, ang sabi niya kasi in chapter 10, nagalit sa kanya yung mga Pariseo at Saduceo kasi nag-blaspem daw siya. He did blasphemy. So, ang ginawa nila, because they accused Jesus of blasphemy, dapat papatayin nila si Jesus. Papatayin dapat nila sa pamamagitan ng pagbato. But Jesus escaped. Now, I want you to understand the map of Jerusalem on their time ni Jesus. Nakikita nyo ba yung mapa? Can you see it? Now, here, this is Judea, this is Jerusalem, this is Bethany. Now, nung John chapter 10, nandito si Jesus. He was here in the feast of dedication in Jerusalem. At muntik na siyang patayin dito. Pero he escaped. Ang sabi doon, he escaped. Nakatakas siya. And from there, Paul, Jesus went across Jordan River to escape. So nagpunta siya dito sa may kabilang side na ito, probably here in Decapolis or in Perea. So tumakbo dito ang Panginoong Hesus, nakatakas siya dun sa pagtangkang pagpatay sa kanya. And now, when days after that, nalaman nilang namatay si Lazarus at ang sabi ng Panginoong Hesus, balik tayo dito sa may Bethany, punta tayo sa Bethany. At ang sabi ng mga disipulo ni Jesus, teka lang Jesus, di ba a few days ago nais kang
patayin doon, babalik ba ulit tayo doon sa lugar na iyon? Pero ang tugon sa kanila ng Panginoong Jesus, our friend Lazarus has fallen asleep, but now I will go and wake him up. Now, let's pause again for a while. Jesus can be killed. Pwede siyang patayin. Pag makikita ulit siya doon sa lugar na yan in Judea, pwede siyang saktan ulit. Pero ang sabi niya, babalik tayo doon kasi yung ating kaibigan ay may sakit. We can see here that Jesus will face anything or everything just to rescue us. He will even lay his life, which he already did for us to save us, diba, in the cross of Calvary. Babalikan ng Panginoong Jesus yung kanyang matalik na kaibigan dun sa Bethany, kahit nakapalit nun ay buhay niya. Now the same thing with all of us. Jesus has already proved that to all of us. Pinatunayan na yun ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. So again, from time to time, I want us to remember this, that Jesus will face anything or everything just to rescue us. He will even lay his life, which he already did. Now, itong kanyang mga disipulo, they're anxious. Sila ay natatakot, sila ay nag-aalala, nababalik ulit sila doon at pwedeng patayin ng Panginoong Jesus. Pero ang concern kasi ni Jesus was not their safety, but to glorify his Father and to rescue a friend. Now, when they arrived in Bethany, pagdating nila sa Bethany, they reported to Jesus that Lazarus was in grave already for 4 days. So, ito sa may kabilang side ng Jordan River, for 2 more days. And when he decided and the disciples, ay si Lazarus ay nasa grave na already for 4 days. Now, when Martha heard Jesus was coming, nung narinig nito ni Martha na parating ang Panginoong Jesus, she ran and met him ahead and she said to Jesus, "Lord, if only you had been here, my brother would not have died." Panginoon, kung nandito ka lang, kung dumating ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Now, Jesus told her, sabi ng Panginoong Jesus sa kay Martha, "Your brother will rise again." Again, sabi ni Jesus kay Martha, "Your brother will rise again." Now, akala ni Martha, if you are going to go to your Bible, to look at your Bible, ang akala dito ni Martha na ang tinutukoy ni Jesus na rise again was the resurrection of all, yung, kumbaga, yung rapture nating lahat. In verse 24 of chapter 11, "He will rise when everyone else has rise or else rises at the last day." Akala ni Martha yun. Now, Martha went back and told Mary that Jesus arrived. So nung nakita ni Martha si Jesus, sabi niya, "Kung nandito ka lang, Panginoong Jesus, nabuhay sana ang aking kapatid." Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, "Ang iyong kapatid ay muling babangon." So ang ginawa ni Martha, siya ay bumalik, siya ay pumunta at pumunta kay Mary. At sinabi niya kay Mary na dumating na ang Panginoong Jesus. When Mary saw Jesus, si Mary naman ito, when Mary saw Jesus, she fell at his feet and said, "Lord, if only you had been here, my brother would not have died." Same response, "Lord, kung napaaga-aga ka lang, Lord, kung dumating ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid, ang aming kapatid." And what's next here is going to be my main point tonight. Itong susunod dito, ito na yung gusto kong maintindihan nating mabuti ngayong gabi. Are you still with me? Can you give me a thumbs up if you can hear me? Yes, Pastor. Okay. When Jesus saw her weeping, nung nakita ng Panginoong Jesus, okay, thank you.
when Jesus saw Mary weeping and saw the other people wailing with her, nung nakita ng Panginoong Jesus na umiiyak si Mary, at nakita ng Panginoong Jesus na yung ibang kasama nila, yung ibang tao nandoon ay nananaghoy kasama niya, in John chapter 11 verse 33, it says there, a deep anger welled up within him and he was deeply troubled. Nung nakita ng Panginoong mukhang nawala si Pastor. Okay na tayo? Yes po. Yes. Alright. Let's go. Yes, Pastor. Alright, tuloy natin. Now, in John chapter 11, verse 33, ito na yung point natin ngayong gabi. That when Jesus saw Mary and the other people weeping with her, a deep anger welled up within him and he was deeply troubled. Now, I am using an NLT version, New Living Translation version, kasi yun yung mas closest sa Greek version. The original word that was used here, yung Hebrew word, yung Greek word na ginamit dito ay embrimaomai. Ang ibig sabihin nun, to be moved with anger or to admonish sternly. So, nung nakita ng Panginoong Jesus na tumatangi si Mary at kasama ng mga ibang tao, parang nagkaroon siya ng galit. He got agitated, deeply troubled. And he asked them, ang tanong ng Panginoong Jesus sa kanila, "Where did you put Lazarus?" Ang sabi na ang tugon nila sa Panginoong Jesus, "Come Lord and see." Now in John chapter 11 verse 35, ito na yung binasa natin kanina, Jesus wept. Tumangis ang Panginoong Jesus. Now the question is tonight, did Jesus wept because of their grief? Tumangis ba, umiyak ba ang Panginoong Jesus dahil sa kanilang lungkot, dahil sa kanilang pighati, dahil sa kanilang nararanasan? If you are going to read it and if you are going to the original word, the Greek word, you can see that it is not. Hindi. He was still angry when they arrived at the tomb. Again, the Greek word that was used there was embrimaomai. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, roll the stone aside. Itabi niyo yung bato. Kasi di ba, in their time, in Jesus' time, ang kanilang libingan, ang kanilang grave ay hindi katulad sa atin na binabaon sa lupa, kundi nilalagay sila sa loob ng kuweba at minamummify sila, binabalot sila ng tela o whatsoever, something like that. So ang sabi ng Panginoong Jesus, saan niyo siya nilibing? At nung dinala ang Panginoong Jesus kung saan siya inilibing, ang sabi ng Panginoong Jesus, tanggalin niyo yung bato na nakaharang. Roll the stone aside. But there was an objection, si Martha. Si Martang aligaga. Do you know the story of Mary and Martha? Di ba si Martha, siya yung laging aligaga. Now, there was an objection when Jesus said, roll the stone. Ang sabi ni Martha, she protested, Lord, mabaho na yan. Kasi apat na araw na siya nandyan. Huwag na nating buksan yan. The smell will be terrible. But Jesus responded. Jesus said to them, and for sure he did not responded as soft as
as you can think that Jesus was responding this time. Ang tugon sa kanila ng Panginoong Jesus, didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? Go to your Bible right now. It says there that Jesus says, didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? Di ba sinabi ko sa inyo na makikita nyo ang kaluwalhatian ng Diyos kung kayo ay maniniwala? So they rolled the stone aside. Tinanggal nila yung bato na nakaharang. And Jesus prayed to the Father and He said, Lazarus, come out. Alam na natin yung nangyari sa storya na ito. And the dead man came out, his hands, feet bound in grave clothes, his face wrapped in head cloth. Jesus told them, unwrap him and let him go. Now I want you to remember the verse or the word that I said a while ago na tandaan ninyo. Ang sabi ng Panginoong Jesus, yung sakit ni Lazarus, hindi matatapos yan sa kamatayan. Di ba? At nagstay pa siya ng 2 araw. Pero pagdating nila doon, 4 days after that, pagdating nila sa Bethany, ang sabi nila, 4 araw nang nakalibing si Lazarus. At ang sabi ni Mary and ni Martha sa kanya, Panginoon, kung napaaga-aga ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Going back, ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi mamamatay si Lazarus. I want us to understand that. Now, dun sa intro ko, ang sabi ko, we should never doubt God's providence. Hindi dapat tayo mag-alinlangan, magdalawang isip sa pag-iingat sa atin ng Panginoon. And we should never doubt God's timing. That His ways are higher than our ways. Kasi tayo bilang tao, maliit lang yung ating kaisipan, maliit lang yung kayang abutin ng ating isipan. Akala natin hindi kumikilos ang Panginoon, akala natin hindi tayo iniingatan ng Panginoon, but all of this time, meron palang gustong mangyari ang Panginoon. Meron palang gustong ipakita ang Panginoon. Minamadali natin si Lord, Lord gusto ko ng ganito, Lord dapat may ganito, dapat may ganyan. But the Lord is telling us, in my perfect time, everything will be beautiful. Parang katulad ng tugon niya kay Lazarus, hindi matatapos sa kamatayan ang sakit ni Lazarus. And when Jesus said something, He is true to His promises. God is always true to His promises. It doesn't matter what we are going through. It doesn't matter what we are facing right now. Akala natin ang laki ng pandemic. Akala natin ang hirap na nitong pandemic. But the God that we are serving is bigger, is powerful than this pandemic. All this time, akala natin walang ginagawa ang Panginoon. But I want you to remember tonight that His ways are higher than our ways. And we should never doubt His providence. Now, going back to my point, Jesus wept. Umiyak ang Panginoong Jesus. Tumangis ang Panginoong Jesus, hindi dahil sa lungkot nila. Hindi dahil sa kaibigan niyang may sakit, but because of their doubt and unbelief, tumangis ang Panginoong Jesus kasi nagkaroon sila ng doubt, nagkaroon sila ng hindi paniniwala o pagtitiwala sa Panginoong Jesus. And that's what I want you to remember tonight. Ito sana yung maitanim sa ating mga puso, that our Lord, that Jesus is not anxious about our pain and our sorrows. But He is more concerned with our faith while we go through it. Hindi nag-aalala ang Panginoon sa ating pinagdadaanan. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kasakit, kahit gaano kabigat, hindi nag-aalala ang Panginoon dyan. Ang concern niya, yung ating pananampalataya habang dumadaan tayo dyan. Actually, if you are going to think of this, all of these problems, all of these sorrows are given to us so that God can be glorified through it, and rest assured that God is always present for our rescue. Si Mary, si Martha, si Lazarus, close friend ng Panginoong Jesus yan. They know Jesus. They believed in Him. But when a deep sorrow came to them, a death of a loved one, yung death nga ni Lazarus, they lost all of their belief in Jesus. They are confessing to their mouth that they trust Jesus. Sinasabi nila sa kanila mga bibig na nagtitiwala sila sa Panginoon Jesus. Ang sabi pa nga ni Martha, I have always believed you are the Messiah,
the Son of God, the one who has come into the world from God. Ang sabi ni Martha, nagtitiwala ako sa iyo, ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ay dumating dito sa mundo galing sa Diyos. But she still thinks that what is inside the tomb was a smelly dead man. Naniniwala si Martha, sinabi niya, go to your Bible right now, galing kay Martha, sabi niya, I have always believed that you are the Messiah, the Son of God, the one who has come into the world from God. Pero nung sinabi ng Panginoong Jesus na i-roll niyo, tanggalin niyo yung bato, ang sabi niya, wag na Panginoon, kasi mabaho na yan, the smell will be terrible. Pag sinabi ng Panginoong tanggalin mo yung bato, yung akala mong patay na sa loob, no. Buhay yon sa Panginoong Jesus. Okay. Remember the very word of Jesus to them. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, your brother or Lazarus will live. And this is for God's glory, for the glory of God. Now, I want you to remember this tonight. And palagi ko sinasabi ito, I love this, that God is He who says He is and does what He says He will do. Again, our God, God is He who says He is and does what He says He will do. If He says He will do this, kapag sinabi ng Panginoon na gagawin niya ito, you must believe that He will do it. Nung pagdating ng Panginoong Jesus sa Bethany, when He arrived in Bethany, Martha met Him and said, Lord, if you are, kung nandito ka lang, napaaga-aga ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. The same thing, the same words kay Mary, ganun din ang sinabi nila. Pero, they doubt the timing of Jesus. But again, God is He who says He is and does what He says He will do. Kung sinabi niyang hindi mamamatay, hindi mamamatay. Kung sinabi niyang mabubuhay, mabubuhay. Ganun ang Panginoong Jesus. His word will never fail. Ang salita ng Diyos ay hindi tayo hindi papalya, will never fail. Actually, the Bible is telling us that heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away, right? Sabi ng Biblia yan. And ito yung gusto kong malaman natin ngayong gabi, that Jesus is true to His promises. That though we are going right now through this pandemic, kung kayo medyo maganda ang inyong kalagayan ngayon, marami sa ating mga kapatid ay hindi. Ako personally, in my life, sa buhay ko, I thank the Lord God kasi hindi namin ramdam na naghihirap kami sa pandemic. Dahil sa pandemic. But in my ministry, sa paglilingkod ko sa Panginoon ngayon, grabe, I can really feel the heaviness, the challenge of this pandemic. Ang hirap. Just this morning, kaninang umaga, galing ako sa barangay hall para kumuha ng barangay certificate na hindi ako POI o POM. Pagkakuha ko ng barangay certificate, dumiretso ako sa RHU para kumuha ng medical certificate. Pagkatapos ko sa RHU, pumunta naman ako sa municipal hall para magbayad. And then pagkatapos ko sa municipal hall, pumunta naman ako sa police station para kumuha ng travel pass. That is my weekly flight. Ganun yung aking ginagawa. And pag travel ko from here sa Zambales going to Pangasinan, ilang checkpoints ang dadaanan ko, makakasalamuha ka ng mga people in authority na nagpa-power tripping, pagtitripan ka, ayaw kang palagpasin. So many things in my service to the Lord God right now, nararamdaman ko yung pandemic. Kung tayo, hindi natin nararamdaman yung bigat ng pandemic, marami sa ating mga kapatid ang nararamdaman ito, nararanasan ito. And I want us to be reminded tonight that Jesus is true to His words, that Jesus is true to His promises, and we should never doubt it. The one who promised is faithful. Yung nangako, yung nagsalita ay tapat. That is the very nature of God. He is faithful. Kaya, we should never doubt it. Now, let me ask you tonight, ngayong gabi, kumusta ba kayo? Kayo ba ay may mga pangarap? Kayo ba ay may mga inaasahan? Meron ba kayong vision from God and for God?
meron ba kayong hinihiling sa Panginoon na feeling nyo hindi na mangyayari, it will not come to pass, o patay na, wala na yan, mabantot na yung pangarap na yan. Ilang araw ng, ilang taon, ilang buwan nang nakalibing yung pangarap na yan. Well, I want you to be reminded tonight that our God is true to His words. And if we feel like running out of hope, yung akala nating, Panginoon, wala na mangyayari dito. Panginoon, mahirap na tong sitwasyon na ito. Well, the Lord is telling you tonight that your dream will not end in death. That your vision will not end in death. That your prayers will not end in death. It will come to pass. It will happen for the glory of God. Kung nakakaramdam na kayo ng hopelessness, tiredness, or whatever, panghihina. And again, kung meron kayong mga pangarap na parang hindi nyo na matupad o wala pa, hindi pa mapasakamay ninyo, I want you to say to all of your dreams, I want you to say to all of your tiredness, I want you to say to all of your hopelessness, I want you to say, Lazarus. Pwede nyo bang sabihin ngayong gabi, Lazarus? Lazarus. Come on, say it tonight. Lazarus. Lazarus. Alright. Alright. When you feel tired, when you feel hopeless, you say Lazarus. Because you know what's the meaning of Lazarus? Alam nyo ba ibig sabihin ng Lazarus? God is my help. Ang Diyos ang aking tulong. The very meaning of the name Lazarus is God is my hope. God is my help. Ang Diyos ang aking tulong. Sa mga bagay na hopeless na, sa mga bagay na napagod na kayo, well, you will say, God is my help. Lazarus, Lazarus. Now, four things. Ito, tapos na. I'm almost done. Four things I want us to remember tonight from this story, itong sa story na ito. And as a conclusion na rin ito. Apat na bagay na gusto kong maalala nyo sa storya na ito as our conclusion tonight. Number one, never doubt God's providence. Never doubt God's providence. Yung care, yung supervision, yung protection ng Panginoon, huwag tayong magdalawang isip, huwag tayong mag-alala. Ano bang magandang Tagalog word ng doubt? Mag-alinlangan? Huwag manghinayang. Huwag tayong mag-alinlangan sa pag-iingat ng Panginoon. I remember twice, dalawang beses na, in my life, I did this. Una dun sa isang kaibigan ko na si Pastor Emerson. Right. Yung aking kaibigan na si Pastor Emerson Yap, I remember, itong si Pastor Emerson Yap ay kasabay kong tumugon sa pag-aawag sa Panginoon. So, going back dun sa story, so I have this friend, ang pangalan niya si Pastor Emerson Yap. Si Pastor Emerson Yap, kasabay ko siyang naglingkod sa Panginoon. Kasabay ko siyang tumugon sa paglilingkod sa Panginoon. Sabay kaming nag-Bible school, sabay kaming naglingkod sa kabataan, sa church. Now, itong si Pastor Emerson Yap, at his prime age, I think 26 years old siya noon eh. Pagkagaling niya sa kanyang church, nung time na yun siya ay nag-establish ng simbahan, pioneering church sa San Marcelino, Zambales. Pag-uwi niya ng bahay, nanood sila ng TV ng mga kapatid niya, and habang nanonood sila ng TV, wait lang ha. Habang nanonood sila ng TV,
bigla na lang siya nag-stretch ng mga kamay niya at ng mga paa niya. And right there and then, on the spot, bigla siyang namatay. Nagkaroon siya ng cardiac arrest at the age of 26. Pareho lang kami ng... Well, kilala niyo si Pastor Emerson, di ba? He was with me dyan sa mission trip, dyan sa ano, first and second mission trip. First and second mission trip dyan sa may ano, Trubain. So at his prime age, di ba noon na pagkakamalan pa kami magkapatid kasi yung body namin, pares pa kaming kalbo palagi dati. So at his prime age namatay siya. And ang dami nagsasabi na it's too early, maaga pa, bakit ang bata niya pa, bakit hindi siya iningatan ng Panginoon. There are so many doubts, there are so many words like that na sinasabi. Pero we are saying na it's too early, we are saying na bata pa siya, but God was telling us that time that it is perfect time. It is time. Yung akala nila noon na hindi siya iningatan ng Panginoon, no, the whole time God was taking care of him. And let us not forget that death is the most beautiful thing that can happen to us here on earth. Death is the most beautiful thing that can happen to us. Kasi yun yung ating reunion with Jesus. Yun yung ating reunion with our Master. The very fact that you are going to church every Sunday, the very idea that you are a Christian, it's because you want to be with Jesus. It's either umuwi ka kay Lord o sunduin ka ng Panginoon. Again, death is beautiful kasi that is the way that you will be with your Master. So, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon noon. The second time that it happened to me, yung kay Allen naman. Kasi si Allen, he was really young, ang bata ni Allen. And he was a potential. Isa si Allen sa inalagaan ko sa ministry. I discipled him. I trained him. And at his very young age, kinuha siya ng Panginoon. Again, ang dami niya sabi na bata pa siya, marami pa siyang magagawa. Bakit hindi siya iningatan ng Panginoon? And we can say this again tonight that the whole time iningatan siya ng Panginoon. Actually, ang ganda nga nung ano eh. Ang ganda nga nung parting time ni Allen eh. Ang ganda nung last part ng buhay niya bago siya umuwi sa Panginoon. Kasi yung last part ng buhay niya, pinakita niya that in spite of his cancer, in spite of what he was struggling in life physically, naglingkod siya sa Panginoon. And through his life, di ba? Through his life, ang daming nakarinig ng salita ng Diyos. Nagamit siya sa ating concert, di ba? Sa kamiling, nagamit siya. Even to our church. So, we say na parang hindi siya iningatan ng Panginoon, masyado pang bata, masyado pang maaga. That's what we think. That's our thoughts. But the ways of God is always higher than our ways. And we should never doubt God's providence. That is number one. Number two, trust God's timing. Trust God's timing. Ang sabi ni Mary and ni Martha, Panginoon, kung napaaga-aga ka lang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pero kasi ang paulan ng sabi sa kanila ng Panginoon, hindi mauuwi sa kamatayan ang sakit ni Lazarus. At kung sinabi ng Diyos na ganun ang mangyayari, ganun ang mangyayari. Again tonight, I want you to be reminded that you should trust God's timing. Hindi dapat tayo nagmamadali, hindi dapat natin minamadali ang Panginoon. Dapat yung timeline natin alinsunod sa timeline ng Panginoon. In your life right now, habang nakikinig ka dito, it doesn't matter what age you are right now, ilang taon ka na, ano nang narating mo sa buhay, at anong gusto mong marating sa buhay. As long na nagtitiwala ka sa Panginoon, you are in the perfect time of God. You are walking in the perfect time of God. Hindi ka nahuhuli, hindi ka rin nauuna. Hanggat nagtitiwala ka sa Panginoon, nasa perfect timing ka ng Panginoon. Number three, the struggles we are facing are given for the glory of God. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus kay Mary and Martha, this happened for the glory of God. Ito ay nangyari para sa kaluwalhatian ng Panginoon ng Diyos. And
The same thing with all of us. The struggles we are facing are given for the glory of God. May nagtanong sa akin, Pastor, paano mo masasabi ang kabutihan ng Panginoon during this pandemic? Paano mo mapapatunayan yung goodness ni Lord during this pandemic? So I have a very short response to that person. Ang sabi ko lang sa kanya, as far as I know, maraming bahay ang nagbukas para maging simbahan. Kasi nga, daming online services eh. Yung mga kamag-anak ng mga Christian na hindi nag-church, nakakarinig na sila kasi sa bahay nagkakaroon ng services. So, one of the goodness of God during this pandemic is God brought the church to every family and every home. And if I can remember it right, naalala ko sabi sa akin ni Bishop Solomon nung maybe last year, sabi niya that we should start our church in our family. I will not forget that. Yun pa yung time na binigyan ako, nag-coffee ako na ang gamit ko na mug ay I love you ata or my heart, something like that. Yun yung binigay sa akin na coffee mug doon. So yun yung sabi sa akin ni Bishop Solomon. Sabi niya, we should start our church in our family. And it's so timely right now that God is bringing every church to every family. Kung meron mang ginawang mabuti ang Panginoon during this pandemic, yun ay madala ang bawat simbahan sa bawat mga bahay. And we should move in a way na we should take advantage of this pandemic. Ito yung challenge ko sa church sa Dasol eh. Sa Lord of the Harvest, sabi ko, we should take advantage of this pandemic. Maraming hindi makalabas ng bahay, maraming nabuboard, marami ang takot. And this is the very perfect time to introduce Jesus because Jesus is about faith. And faith can eat every fear. Faith can destroy fear. So this is very perfect time to introduce Jesus. So number three, the struggles we face are given for the glory of God. Number four, the last one. Faith in God can revivify what seems to be hopeless and dying. Yung ating pananampalataya sa Panginoon, kaya nitong buhayin yung bagay na parang wala nang mangyayari, hopeless na or dying. There is a resurrection power in our faith in God, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Siguro the good question tonight, you know, sa ating lahat, how is our faith during this pandemic? How is our relationship with God during this pandemic? You should ask yourself, dapat tinatanong din natin yung sarili natin yan. Kumusta nga bang pananampalataya ko habang pandemic? Let me give you a quick testimony tonight. My church doon sa amin sa may Infanta, Pangasinan. I am pastoring in Dasol, Pangasinan. Pero there is a church doon sa aming bahay sa Infanta, Pangasinan, doon sa may Bahuran mismo namin. Yung church, pre-COVID, bago magkaroon ng COVID, their attendance was like 30, 40, ganun lang. Konti lang talaga. Minsan, below 20, ganun lang yung umaattend, konti lang talaga. So, nung nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng mga lockdowns, nawala yung mga services, so natigil yung gawain. Now, itong mga nakaraang buwan, they started to do services again. Nagkaroon ulit ng services. And ang ganda nung naging effect ng pandemic dun sa church. Kasi nung nagbalik na sila ng service, sobrang daming umaattend. Nagkaroon na sila ng problema sa church. To the point na kailangan na nilang gawing dalawa yung services nila doon. Kasi madami nang umaattend. So, ang dami nang umaattend dun sa church. Nagdalawa na yung service. Our faith in God can revivify what seems to be hopeless and dying. There is a resurrection power. And that is happening right now in so many churches. There is a revival going on in the church. Sa mga churches, sa mga, ano, sa body of Christ, there is a revival going on
Pero unti-unti pa lang nararamdaman ng tao, unti-unti pa lang nagsisink in it. God is really doing something in the churches. Yes. And again, we should take advantage of this. Lalong-lalo dito sa Pilipinas. The problem in our government, the problem with the unity in the country, the problem with finance, the problem with so much corruption, lahat ng nararanasan ng Pilipinas ngayon. This is actually the very perfect time for the anointed of God to stand up, to proclaim the good news, to be the light bearer, to be the salt of the world. Binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon para mag-evangelize, to go out, to tell them about Jesus. Amen. Alam nyo, if you are going to do a concert this coming December, kung magko-concert kayo this coming December, I tell you, siguro mga 4 times nung dami ng pumupunta dati ang pupunta sa worship rally na ito. I tell you, I can see it right now that it will be 4 times. Sobrang dami ang ano ng mga tao ngayon eh. There is so much going on in their hearts right now. The longing for God. Kumbaga, ito yung naging effect ng ano sa kanila, ng takot at ng virus. Believe in God. Our faith can revivify everything. So, let me end with this. We should never doubt God's providence. Trust His timings. Every struggle that we are going through is given to us for His glory. And let's continue to put our faith in Him. Patuloy tayo magtiwala sa Kanya. Amen. God is He who says He is, and that's what He says. Yes. He will do. Amen. So, in every situation, you will say, Lazarus, God is my help. Yes. Hallelujah. Sige, let me pray tonight. Hallelujah. Father, we thank you and we bless you. Maraming salamat sa gabi na ito, Diyos. Salamat sa mga tenga na nakikinig, sa mga puso na nagbukas, sa mga isip, Panginoon, na nagbukas ngayong gabi na ito. Ang aming dalangin, O Diyos, ay hindi mawala ang paalala na ito sa amin, na hindi dapat kami mag-alinlangan sa iyong pag-iingat sa amin, na dapat kami magtiwala sa iyong timing, na kung ano man ang aming nararanasan, ito ay ibinigay para sa iyong kalwalhatian. At palagi naming ilagay ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabi na ito, sapagkat alam namin na Ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan, bagamat kami magkakalayo, Panginoon, pinagkaisa mo kami ngayong gabi, O Diyos. And we continue to pray that you speak to us sa aming pagtulog ngayong gabi. Ang dalangin ko, Panginoon, mangusap ka sa aming lahat. Speak to us, Lord God, even to our dreams, Lord God. Show us vision, Lord God. And I pray that you revive our hearts tonight, that you stir up, Lord God, our hearts, and pour out fresh anointing, Lord God, from the top of our head down to our feet, Lord God. We pray for fresh anointing, Lord God. And may we take advantage, Lord God, of the things that are happening right now in our country. We believe that there is a great revival going on and coming in our churches and even to our lives. At nawa, Panginoon, maging part kami ng malaking gawain na ito, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Sa iyo lamang papurit pa sa salamat. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Peace! Wala tayo. Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor. Encouraging words. Next time po. Nagloko-loko na yung mga gamit ko na ginagamit dito, yung aming laptop, yung aking internet connection. Dalawang internet connection na yung ginamit ko. Nag-fail pareho.
Botan. Kaya itong phone ko na yung gamit ko. Okay. Pero hindi po siya papalya ang Panginoon. Amen. Amen.